Kaya mga master, babalikan muna natin yung inayos ko kanina. Natagalan ako dahil nagiron pa akong inayos yung ano. Okay. Ah. Yan. Ano na ba? Ayos naman, ano ko naman siya? Nakai plus light. Kai, plus light, Kai! Wala akong gawin ko ano? Tiyan ako, wala yung suga. Wala, ako hindi ko lang. Ano yung mga master? Problema po nito, kahapon lang. Diyan sa harap lang ng shop namin, nagre-repair sana ako ng bahay. Hindi ko naayos to dahil hapon na nag-visit, nagpunta sa bahay. Nantahan ako ng anak niya. Bigla daw nawala yung lamig kahapon. Medyo malamig pa nga ng konti. Kahapon lang, yun, hindi na lumalamig. Nawala daw pero umaandar. Chinik ko kanina bago ko kinuha. Pinaandar ko din doon sa bahay niya. Diyan oh, sa tindahan. Diyan lang. Pinaandar ko ito sa bahay niya. Umaandar naman yung compressor. Pero hindi daw lumalamig kahapon. Try nating paandarin kung baka nagbiglang nag-high ampere o biglang nagtitrip up yung compressor. Papaandarin muna natin saglit. Pero bago natin paandarin itong mga master, basic muna tayo. Gagamitan muna natin ng tester. Check muna natin yung resistance niya kung okay pa ba. So basic step muna tayo mga master. Kukunan muna natin ng resistance yung unit. Yan ang master. Para makita. Yan o, may resistance siya. Calibrate muna natin ha. Hindi naman shorted yung unit. Yan o. Kukuna natin siya ng ground ha. Baka may ground yung unit. Kaya ganyanin nyo na lang. Yung isang test probe dyan sa dalawang plug. Tapos tusok nyo sa may bakal na portion. Yan. Kung wala namang ground, so okay po ang unit. Walang ground. Pero mayroon po siyang resistance. Medyo mataas. Baba natin sa times 1. Yan o. So gagamitan natin ng clamp meter para malaman natin kung baka biglang mag-high ampere yung unit. Gagamitan natin ng service plug para makunan ko ng clamp. Ito po yung ginagamit ng mga master pag mag-check po ako para medyo mas mabilis. Hindi mo na kailangan tanggalin pa dito. Oo, kasi kadalasan, lalo na din sa bahay, yung mga saksakan, hindi mo makuna ng amperahe. So, kaya ito ang ginagamit ko lagi para dito ko mailagay yung clamp. Clamp meter, yan. Okay, saksak na Master Dodge. Nandito pala si Master Dodge. So, kakagising lang. Magre-repair sana kami ngayon sa bahay. Mamaya na lang, tatapusin lang namin to saksak. Yan, umaandar o. Kita. So, yung nakalagay na specs niya mga master, 1.10. Medyo bumaba po yung reading niya. Bumaba o. Titingnan natin ngayon kung mayroon po siyang leaking o wala. O kailangan lang kargahan. So itong dalawang mga master nakita niyo, babalik ta rin ko ha. Babalik ta rin ko lang sandali. Yan, nakita niyo itong dalawa. Baka minsan kasi mayroon din nagtanong doon na bakit apat daw yung tube dito. Ito po yung suction line. Ito po yung oil loop. Ito, dalawa. Kita ba? Condenser din yan, kasabay nito. So, pinaikot lang yung tubo niyan
papasok dito tapos lalabas doon. Doon o mayroon pang condenser doon sa ilalim. Tapos iikot yan dito sa oil na portion sa loob ng makina o yung compressor para hindi maging sticky yung compressor ay yung oil. Kaya ito ang purpose nyan. Pinasok itong tube na ito, iikot yan doon sa loob. Kaya naging apat dahil oil loop yan. O oil cooler yan para hindi maging sticky yung oil sa loob ng compressor. So depende po sa design ng mga compressor o sa company. So wala, hindi umiinit oh. Pero titingnan natin itong mga master bago natin balaman kung okay pa ba, dahil wala naman tayo nakita na may oil siya o may leaking. Puputulin natin dito mamaya. Kakargahan natin yan ng lalagyan natin ng access valve. Tapos ibabacuum natin siya ng 30 minutes o 1 hour. Yan o, bumaba o. Yan yung reading niya. Ang problema nito, built in lahat. Yan o. Dito, okay lang dito. Pero pag nandito yung problema, depende na yan sa customer kung iparecoil niya. So, i-explain natin kung magkano magastos. Kung pwede niyang i-recoil o palit bago na lang siya. Depende din kasi yan sa customer. Pero tayo kasi walang problema eh. Pwede na mating trabahuin. Pero depende na yan kung magkaintindihan sa presyo ni customer. Yan o. Hindi na nga umaandar yung ilaw. So, wala namang problema yan sa lamig dahil separate naman yung andar ng compressor sa ilaw. Direct naman tong ilaw eh. Yan, lumalamig lang ng kunti. Medyo madumi yung kamay ko. Parang siguro kahapon pa kasi ito na kahapon ng hapon yata ito hindi una lumalamig. Medyo madumi yung kamay ko. Sinsya na. Yan. Wala namang kahit amuyin mo, wala naman siyang amoy. Wala naman kasi pag dito kasi may leaking talaga. Pag lalabas yung preyon, maaamoy yan ni customer. Ibang amoy, alam niya naman yon. Pero pag dito ang problema, kung may leaking, hindi talaga yan maamoy dahil naka-built-in yan. Pero umaandar po yung unit mga master. Umuulan pa. Yan, umuulan na. Pero bumaba. So tatanggalin na lang muna natin ito mga master. Tapos lalagyan natin ng access valve. Saka natin i-check kung reprocess lang o may leaking. Pero actually marami na akong ginagawang tanggalin muna natin ha. Marami na akong ginagawa mga master. I-ano ko na lang sa description yung mga links kung yung mga ginagawa kagaya nito. Yung mga hindi na lumalamig, biglang nawawala yung preyon, marami akong ginagawa. Pati dito, hindi na ako nagpalit ng filter dryer. Kinargahan ko na lang, binacuum ko kasi wala namang leaking. Binacuum ko lang, inobserve ko. Nilagyan ko na lang dito ng access valve. So, ilalagay ko na lang sa description box yung mga ginagawa ko na hindi na ako nagpalit ng filter dryer. Hindi na ako nagpa-flushing. Bigla ko na lang siyang nilagyan na lang ng access valve. Ang tekniko na lang kasi ginagawa ko based sa observation ko, based sa karanasan ko, importante ibabacuum mo lang ng matagal na sobra 30 minutes o mahigit pa 45 o 1 hour. Putol-putulin nyo na lang yung pagbabacuum, pwede yun. Mas maganda nga yung sobrang haba ng pagbabacuum, importante talaga yung mga master. So ngayon, natanggal na natin, lalagyan muna natin access valve para matrabaho natin ito kung anong problema. Makita din natin. So, standby lang sandali mga master. Pukuha muna kami na access valve. Babalitarin ko lang itong video na ito. Yung pag-shoot. Yan mga master. Wala po tayong napuhang umiinit dito. Ang gagawin natin, puputulin natin dito para malaman kung saan yung problema. Pero medyo bago pa kasi yung hindi pa masyadong bugbog yung unit. Pero kadalasan titingnan din natin yan doon. Oh. Yung condenser doon sa ilalim, baka may kinakalawang na doon. Titingnan muna natin sa dalawa. Mamaya muna natin putulin to, baka matapon yung oil. Tutumba muna natin ng kaunti para titingnan ko din. Dudes! Mr. Dudes! Oh, tingnan nyo mga master. Oh. Sobrang kinis pa. Wala pang sign na kalawang kahit konti eh.
kadalasan din dito pag sobrang luma na ng unit dito magli-leak to dahil magbabasa, pero wala pa, bagong-bago pa po yung unit. Sige, ulit gagawin na lang natin itong muster. Puputulin muna natin dito, titingnan natin kung magre-repair sana kami sa bahay ni Master Dodge, yung kwarto ng anak ko. Mamaya na lang, unahin na lang muna namin to. Paglit lang naman ito, babacuum lang muna namin to, tapos babalikan namin mamaya, titingnan lang namin. Chup cutter, putuloy naman natin ito mga master ha. Tingnan muna natin to. May leaking o wala. Mayroon no? Mayroon pong pre yan mga master. Narinig nyo? Oh, pinggan nyo. Mayroon po. No? Mayroon pa pong pre yun mga master. Kung narinig nyo yun, sobrang dami pa. Pero bakit hindi lumalamig? Titingnan natin dito. Ito dahil sobrang dami pa mga master, puputulin muna natin yung dito, yung suction line. Ano dito? Papaandarin natin yung unit, pipigilan natin dito kung kaya natin pigilan, meaning sira na yung compressor. Pag hindi natin mapigilan ito, pag pinapaandar natin dito, ang tawag nito self-check test na lang ito, kahit hindi na natin gagamitan muna ng gauge. Ipigilan muna natin dito yung suction line. Okay? Dahil mayroon pa po siyang prion, baka nag-stack up yung suction line o mahina na yung buga ng suction line. Sandali lang ah. So, i-clear muna natin ito mga master para ibalik na natin. Para pwede na natin i-vacuum ngayon. Dahil yung unit may pressure pa. So, ang gagawin natin, gaganyanin na lang muna natin. Ibalik na lang muna natin to para kama natin mamaya. So, gusto pa lang matuto kung paano gamitin ito mga master, magbablog tayo kung gagawa tayo ng video kung paano gawin ito, paano gamitin. Tapos balik na lang natin. Yan. So mabuti na lang ito, copper to dito. Yung iba kasi bakal eh. So ito lang portion na bakal. Pero dito naman suction siya. Oh. So ihina muna natin ito mga master. Putol na natin. Dugtong na pala dyan. Oh. So ganyan lang. Hinahin muna natin, lagyan natin ng access valve. Sabay na lang muna natin. So, na may naroon na itong access valve mga master, kailangan pag maghinang na access valve, tanggalin nyo muna itong parang tanyoto nyo. Ito. Tanggalin nyo muna kung maghina kayo sa iba sa access valve para hindi masusunog yan. Kasi gamit na gamit yan mga master. So, pwede natin ilagay tapos dito din. Ito. Ihinahin muna natin ito. So, ganyan lang po mga master. Kung maghinang tayo, dalawa na para mas mabilis. Tapos, maghinang tayo, yung apoy niyan, kailangan mas medyo malakas. Silver rod po kasi ito mga master. Thank you.
Tapos check natin ang salamin, ating mahiwagang salamin. Check natin ang mahiwagang salamin. Yan. Tapos palamigin muna natin mga master. After natin ito, i-vacuum natin ito ng isang oras, 30 minutes vacuum, close gauge. Tapos pag naka-close ng gauge, vacuum ulit. So kailangan natin i-vacuum ito ng isang oras. Isang oras yung vacuum natin ito mga master, ha. Tapos na natin itong na-repair, so hindi na mainit, pwede na natin ilagay itong pinaka-regulator o yung kanyoto nya. Ano sa Tagalog nun, Dodge? Master Dodge, kanyoto? Kanoto? Kanoto din. Yan. So pwede natin i-vacuum mga master, hindi na kami mag-ligtas. Dahil ang pagbabacuum, pwede yung isabay sa ligtas. I-vacuum natin ng isang oras. Tapos kung mag-leak test, i-observe natin ng 30 minutes yung pinakamataas niyan. Pagbabalik na po dito yung gauge sa zero kasi naka-vacuum. Pagbabalik sa zero yan, meaning may leaking po yung unit. So ganun lang yung ginagawa ko para medyo mas maintindihan. Kung titingnan nyo din yun sa ibang sa description, ibaba, i-drop ko na lang mamaya yung ginagawa kong ibang unit na hindi na ako nag liligtis, hindi na ako nag karga ng pressure diretso dahil based din sa observation pati yung sinabi ni customer. So isa din yan, sige pandari mga sir, magbe-base ka din sa sinabi ng customer. So mag-observe mo yan. So i-vacuum na natin to mga master. So vacuum natin to ng isang oras. Yan ang bumaba. So nakabakyom na po yan. So tayo na lang natin ng ilang minuto. Isang oras, 30 minutes. After 30 minutes papatayin natin, ha. So yun mga master. So after 30 minutes naka-on na po. Bukas pa po yung bulb ng gauge. Close muna natin, tapos tanggalin muna natin yung vacuum pump, yung DIY na vacuum. Tapos papaandarin natin mamaya ulit-ulit para relax muna natin itong ating DIY na vacuum. Tanggalin muna Mr. Dodge, please. So yan. So standby lang muna tayo mga master. 30 minutes, na-close na yan. Papaandarin natin mamaya, pa-relax ko lang muna yung DIY ko dahil hindi din na-andar ulit yan. Relax muna natin ng 5 minutes tapos papaandarin ulit. Standby lang. After 30 minutes, na-close natin. Na-relax ko lang muna yung DIY na vacuum pump ko ng 5 minutes para aandar ulit. So, ngayon, 30 minutes na naman, papaandarin natin to para maging 1 hour po yung pagbabacuum ko. So, sige, pandarin mo Master Dodge, please. Yan, mander no. So vacuum natin ulit. Ilagay muna natin itong hose sa suction. After na makabit natin yung suction, yan, naka-vacuum na po. Pero naka-close. Pero umander na yung threshold, ito naka-vacuum na yan. Yan o. Naka-close po siya, naka-vacuum. So bubuksan natin ulit. So ganun lang din. Pero wala na yung hangin, ha. Kinontinue lang natin siya ng hanggang isang oras. Ganun ang technique ko mga master. So standby na lang muna saglit. Hintayin natin ng mga 30 minutes. Medyo mataas-taas din yan. Para maging 1 hour siya. Saka i-close natin. I-observe natin ng 30 minutes naman. Para sa leaking natin. Kung may leaking ba ang yung unit. Dahil kung may leaking po ang unit. Ito po mga master. Itong reading ng gauge, babalik yan sa zero. So medyo may problema yung gauge ko kasi hindi talaga masagad dito sa 30 sa
dito pang vacuum. Hindi siya masagad pero okay po itong unit ko. Ah, gauge. Pero pag may leaking kasi babalik yun sa 0 PSI. So standby lang tayo 30 minutes. So master, tapos na din yung 30 minutes para maging 1 hour siyang binabacuum ko. So pwede nating i-close tapos tanggalin natin yung vacuum pump. Bilisan nyo lang para hindi masira yung ating compressor, yung DIY. So tanggalin doon si Mr. Rose please. Tapos bubuksan mo dito. Yan. So ngayon, ang gagawin na ito mga master, i-ano lang muna natin. I-observe natin ng 30 minutes. 30 minutes, nakabacuum po ito. Pag bumabalik po sa zero yung reading, meaning may leaking po yung unit. So dito, pag bumabalik siya sa zero, may leaking po yan. So naka-close po. So observe lang muna natin ng 30 minutes. So babalikan namin kayo. Standby lang. Hindi pa rin siya nakaabot sa zero dahil kahit isang oras na yan. So ang gagawin namin ngayon, natapos na ito na vacuum. Yun nga sabi ko, pag mag-vacuum, 30 minutes aakyat yan. O kahit 20 minutes. Basta kahit konting leaking pa yan, kahit gano'ng kaliit, micro leak pa yan. Yung sinasabing micro leak, babalik yan. So ilalagay ko na lang din sa description box yung mga ginawa kong mga yung open na maliit. Yung mga ginawa ko mga freezer, refrigerator na kusang nawawala yung freon. So ilalagay ko na lang mamaya yung mga link sa description para makita nyo na almost same lang yung ginagawa ko. Dahil kung palpak, dahil nagsabing mga palpak daw yung ginawa ko o mali daw, hindi ko po ito ulitin kung mali sa base sa experience ko at saka mga idea ko. Dahil yung nagsasabi na hindi daw ako nagbe-base sa libro, nagbe-base tayong lahat sa libro, kaya mayroon lang tayong kunting idea na kung paano gawin. Dahil dapat kasi yung sa libro din, yung sinasabi nila, yung nagko-comment doon na ayaw maniwala, hindi ko daw sinusunod. Si ano namang silbi yung isip, uutak natin yung mga idea natin. So hindi na ba natin pwedeng i-apply? So i-apply natin yon. Hindi na tayo, mayroon din naman tayong sariling diskarte na yung mga initiative. So yun, gagawin natin mga master. Hindi ko na siya nililigtis, binabacuum ko na siya. Dahil ang pagbabacuum, pwede mo din yan isabay sa ligtis. Dahil kung babalik sa zero, ibig sabihin yan, may leaking yan. So wala po. So ang gagawin natin, kakagahan natin ang freon mga master. Tapos mamaya babalikan namin to mamaya. Wala naman tayong problema nito kung magbabacuum tayo, diretso na yan, ligtis yan. So lalagyan natin ng flow. So marami din nagsasabi na matatapon daw lahat yung flow. Yung style ko hindi naman matatapon dahil makokontrol mo yan. Kontrolin mo yung kamay mo, hindi mo naman buksan yan lagi. Forging lang ang gagawin niyan. So madali lang gawin niyan, di ba? Alam naman natin mga technician yan, di ba? So ito. Tapos naka-close po yung gauge, ha. Naka-close po ito. Buksan muna natin yung tangke para mag-forging tayo. Pwede natin dito ang gawin forging. Pwede din dito. Yan o. So lumabas kunti, pwede din dito. Yan. Hindi naman yung palabasin mo lahat. So naka-forging na po. Habang naka-close pa ito. Diba? Yan. So buksan natin, mag-initial charging tayo. Yan o. Mayroon tayong initial charging na tinatawag para hindi masira yung ating compressor mga master, di ba? Alam naman natin yan. So yan, nakasaksak na, mayroon na po siyang laman. Initial charging tayo bago natin pandarin yung unit. Yan, mayroon na pong laman yan, pwede natin pandarin yung unit habang lalagyan din natin siya ng clamp para sabay. Tapos pwede na natin pandarin. Yan ha. Sakto, Master Dodge, please.
naka-off yung breaker. Sige, yan ang umandar na. So, magbe-base tayo din sa gauge at saka sa clamp. Umaandar na po. Umaandar na po. Saka natin hahawakan yung high side. Dahan-dahan natin buksan pag bumaba. Yan. Maakyat na po yan. Pati yung reading ng clamp. Yan o. Kita ba? Kita ba mga master? Nasa 90. Maakyat na po yan. So yung reading ng gauge, dahan-dahan lang buksan natin. Huwag yung sagad, baka masubra din, ma-overcharge. So magbe-base tayo ng 1.10 amperes. So hawakan mo lang dito. Yan o, umiinit na o. Hawakan mga master dodge. Dito. O. Diba, umiinit na. Yan. Observe muna natin itong mga master dodge. Hihintay lang natin mga ilang minuto bago natin i-final charge to, i-close na natin. I-observe lang muna natin yung reading ng clamp. Medyo malaki kasi yung unit. Ay, si Baan, patay ito. Yan mga master. Diyan, nakasunod ba? Maandar na yan. Yung karga nito, nasa 0.95 pa. Nakabukas kunti yan. Itingnan natin dito. Yan o. Pero minsan kasi sobrang init na ng filter dryer, repair na kasi ito. Pwede nating i-adjust lang mamaya, titingnan natin dito. Dito. Medyo mainit na din dito. So, hintay na lang natin. Lahan eh. So, huwag lang bigla. So, umakyat. Sabay yung pulis si Erin Lonoy, nawala si Erin, nang daot mong ulit doon. Okay, bumaba, antayin natin kunti. Medyo malaki yung unit. Observe pa. Observe. Nasa 1.8, 1.7. Aakyat baba pa kasi yung karga ng prior pag lalo na pagbago. So ito, titignan lang natin mamaya kung sobrang init na yung filter dryer. Yan, may init na. So may init na lahat dito. May init na. Yan, hintayin na lang natin mga master. Check natin dito. Kakapaandar ko lang ito. Observe lang muna natin. Sira na pala yung switch, yung ilaw. Yan, nag-yellow na. Okay na lang natin ng ilang minuto ito mga master. So, stable na yung reading niya, yung reading ng clamp. Mamaya na natin ilang minuto dadagdagan yan. I-observe na muna natin. Kasi aakyat baba pa talaga yan. Kaya yung sabi ko, huwag biglain pag magkarga ng prion o refrigerant. Baka ma-overcharge, mag-yellow yan dito sa suction. So yun ang iniingatan natin para hindi masayang yung refrigerant. So stable na. Dito naman baba, aakyat baba pa yan. I-observe na muna natin. Mainit na. Dito mainit. Dito may unit na. So lalagyan muna natin ito ng yung tinatawag natin na manual na thermostat. Ang reading ngayon sa Pilipinas ay dito sa amin nasa 39 degrees Celsius. So lalagyan natin dito para mamonitor natin yung reading.
habang hindi natin buksan ng buksan lagi ito. Dito lang muna yan. So hintayin lang natin yan, aabot yan sa negative. Yes. Tingnan natin dito. Ihintayin natin ulit yan. So kung nakaabot na yan ng ganyan mga master 120, pwede na muna natin isara dahil aakyat baba pa yan, yan. So dito na tayo magbibis. Kukunin muna natin ito yung karahil. Yan. So yes. So update natin, update na lang namin kayo mga ilang minuto. Observe na muna natin ito. Kung doon yun sa may tindahan. Yan yung may-ari oh. So buha muna ng yellow si Lord. Tubig na may size. Gawin natin yung yellow. Oop. So para monitor natin yan. So ilalagay muna ng master dogs yan. Tapos balik natin. Yan, umpisa nang bumaba. So doon yung, nandun na yung mayari. Malapit lang. So set lang muna natin mga master. Hintayin natin ng ilang oras yan. Baka monitor naman tayo. Mayroong gauge. Pwedeng na lang. So pati dito sa filter dryer. Mainit-init na. At dito. Yes. Yes. Tingnan nyo dito. Umabot na siya ng ano, negative 20. Sandali, habikarin ko mga master. Nakakatak. Yun. Umabot na siya ng negative 20 mga master. Tingnan nyo. Dalawang oras pa lang yan. Tingnan nyo. Nag-moist na. Ay, wala na. Nag-umpisa lang nag-ilo. Taas. Yan, di ba? So, dalawang oras pa lang yan, mga master. Di ba? Hindi na. So, yan. Ang lakas ng ulan sa kulog, mga master. Pwede na natin tanggalin itong unit. Ayong gauge. Close na po ito. Yan, na-close na po yan lahat. Pwede natin tanggalin mga master. Tapos lalagyan natin ng teflon. Dali lang. Nakakatakot kasi yung kulog. Lapas. So yan mga master. Maglalagay na tayo ng teflon. Good na po yung nire-repair natin ha. So i-drop ko na lang yung mga link mga master. Kagaya ng mga ginawa ko yung mga nakaraan. Yan. Hindi na ako napalit ng filter dryer. Chinik ko lang yung compressor kanina kung good pa ba. Good naman siya. Kung lakas ng pressure niya. Kung pinutol natin may kunting pressure pa siya. Kasi di ba yung sabi ko mga master. Kung may leaking po yung unit. Pag nagbabacuum tayo 10 minutes po, di ba in-observe natin ng 30 minutes. Tapos nang in-observe natin ng 30 minutes, hindi bumalik sa zero yung reading ng gauge. Yun nga yung sabi ko. Kung may leaking yan, kahit 10 minutes yan, pag nakabacuum, babalik yan sa zero. So hanggang ngayon, kinargahan na natin, umabot ng 2 oras pa lang. Tingnan na. Yan na po. Yan na. Yan na. Hanggang doon na po yan. Yan. So yung mga hindi naniniwala talaga sa mga ginagawa ng master, wala tayong magagawa dyan. Yan. Babalik muna natin.
Tinanggal ko na kasi kanina eh, nakaabot na yun ang negative 20. Babalik natin mamaya yan mga master. Yan o. Marumi kasi yung kamay ko kanina kaya kumapit. Yan. Tinitigas na po yan o. So, hintayin na lang natin mga master, balikan natin ulit to para mas maganda. Hintayin natin ng mga ilang minuto para babalik yan sa negative 20 yung nakasulat. Kung hindi uulan, ang lakas ng kulog. So yun mga master, gusto nang kunin ni customer dahil dami daw siyang stock. Sinabi ko sa kanya na okay na po yung unit niya. Lumalamig na, umabot na kanina ng negative 20. So hindi na niya kailangan hintayin pa hanggang hapon dahil tingnan nyo ang lakas ng kulog. Gagamitin daw niya mamaya dahil marami siyang stock. Kailangan daw niyang lagyan agad ng yelo. So wala tayong ano dyan dahil okay naman yung unit. Nandyan lang naman siya sa harap. Dyan lang yung may-ari sa dyan o sa tindahan. Sandali ha. Yan, yung tindahan na yan. So nandyan po yung may-ari. So dadalhin ko na ito. So okay na po, umiinit na po siya. Oh. Yung karga niya, yung lamig niya, okay na. Tingnan natin ha. Dalawang oras pa lang yan mga master, pero tingnan nyo. Sandali ha, baliktarin ko yung camera. Yan. Sira na nga lang yung ilaw lang, hindi gumagana. Sira na yung ilaw niya, hindi naman daw niya ipapaayos. Tingnan nyo pati yung tornilyo. Namumuti na. Namumuti na. So sa kamay ko yun kanina kasi ka na pero lumalamig na. Diba? Yung mga master. So ito po yung resulta ng paggawa natin na hindi ko na pina-flushing, na hindi ko na nililigtis. Dinadaan ko na lang sa vacuum kanina. Ini-observe ko ng 30 minutes. Wala naman, hindi bumabalik sa zero. Kung microleak yan, pag ibabacuum mo, after 30, kahit 30 minutes o 10 minutes, babalik yan sa zero. Tapos yung pinutol natin kanina, may pressure pa siya. Tapos yung ginawa ko na lang, chine-check ko na muna yung compressor. Pinipigilan ko sa may suction line. Kung mapipigilan mo yan, meaning loss compression na po yung unit. Pero okay naman. So ang gagawin natin ngayon mga master, dadalhin ko na doon sa tindahan para magamit na ni customer dahil marami dong hanap ng yelo at saka soft drinks kanina yan o oh. Nagbumibili ng isda sa kanila yan, bibili ng yelo para lalagyan ng paglalagyan ng isda pag hindi maubos. So yan, next time ulit mga master. So mga nag-subscribe, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, maraming salamat din. So mag-like, share, comment at saka notification para updated kayo pag may bago akong mga video. So ganoon na mga master. Mayroon naman tayong natulungan ngayong araw na to. Ayos, next time ulit. Maraming salamat. Uy, okay yung tilak ganina. Ayaw ang ito. Gawas na ako.